You know these women, Panginoon, by name. Hindi ko po sila maisa-isa, Panginoon. But you know them all, by name and by heart, Panginoon. Kaya po sa magang ito, I pray for all of them. Patuloy niyo po silang gamitin. At sa mga mami na hindi pa nakapag-commit and service to you, Panginoon, patuloy niyo po silang kausapin to commit their lives to you. At sa amin pong lahat na narito, Panginoon, kami po ay I offer the life of each one, Panginoon, mga kapatid ko, na may iwan ko dito sa Taiwan, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila. Ingatan mo po, Panginoon, na faith na meron ang bawat isa sa kanila. At hindi kailanman, Panginoon, mababawasan ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagsaservisyo sa inyo, Panginoon. Na hindi sila titingin sa tao, hindi sila mag-rely, Panginoon, sa tao. But they will always look on you, O God. They will continue the fight, they will continue the race, and they will continue to serve you, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, O God. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng heavenly wisdom on how to make things right according to your purpose and according to your plan and according to your will, Panginoon. At sa lahat po ng plano namin sa buhay, O God, we entrust to you sa mga kapatid ko na uuwi din ng Pilipinas, O Lord. Ikaw ang higit na nakakaalam pa rin on what is our future. We don't know yet, O God, but we trust you and we believe in you. We have faith in you, Panginoon, that it is worth it. Salamat po, God. Tunay nga po, Panginoon, you deserve the highest praises, glory, and honor. In Jesus' name, everybody say, Amen. So, bago po tayo pumunta sa time of giving, mommies, lights off, sit back, relax. I hope you will enjoy this small, ito lang po talaga na kaya na namin, presentation para po sa inyo. Manood po kayo, okay? She is no one at any title around this little house, and she'll work her fingers to the bone. She's a mom and a housewife. Now that may not smell like love, but she's turned into a ball.
know how to say this, don't know how to say this. Why it's so hard to write a letter, I feel. Better than I throw it all away again. Better than I throw it all away again. I know that you feel the same too. But I'm scared how you will go. I'm scared you'll never know. Don't have the courage to tell you. But with this song you know, is I'm letting my heart go. I love you. From the eyes, I love you. For the long time now, I love you. From the eyes, I love you. I do. Happy Mother's Day, Mommy. We can have you, Marakas. Ginagawa mo dyan at patuloy na magpagamit sa ministry, sa naiiyata sa inyong loob dyan. Patuloy ka magpasakot sa Lord at nawa ang buhay mo ay patuloy kang mayroon ka lagi kagandahan sa buhay na kasama mo ang Panginoon. At nawa, patuloy ka bigyan ng kalakasan ng Panginoon sa pangatawan at patuloy ka bigyan ng tatag ng loob. Pagkat malayo kami sa iyo, patuloy ka i-comfort ng Lord sa sarili mo. Salamat dahil nakakawal ko niya happy ka na napakabay sa panahon. Madali yung paghintay namin sa inyong one and happy yung pag-instay dyan. Happy Mother's Day ulit. Patuloy ka, hindi ko nakalakasan ng Lord. Patuloy ka ingatan sa bawat Amen. Sa bawat gagawin mo, sa bawat pagkakan. Love you. I love you. Talagang tinitingnan talaga si Sister.
Salamat po sa panonood. Nag-enjoy po kayo. Ang kapalit ng mga anak ng Sister Telma. It's time to give sa mga magkano po. Yes, amen po. Good morning po. Nakakaiyak ko kasi. Bago pang lahat, nais ko lang po i-welcome po si Sis Janine Raflores. Palakpak niyo. Welcome po natin. And si Sis Betsa Correuela. Thank you po. Salamat po sa pagdala niyo po dito. Sana po hindi po ito yung huli na pagpunta niyo po dito sa Loga. Sana po sa Lord po yung hihipo sa puso niyo. Kung ito po yung will niya na maging church po dito sa Taiwan. And sana po maging tuloy-tuloy po yung pagsiserve niya sa Panginoon. And syempre po, di ba po, bago po tayo pumasok dito, may binibigay po sa atin ang sharing yung Logos today po na may kalaki po siya na sobre. Sa Logos today po, sa low po niya, makita po natin ang message ni Pastor, then po yung mga ministry po, ministry heads po nandito po, na pwede niyo po sila, kung gusto niyo po mag-commit sa ministry, pwede niyo po sila kausapin po. And then po dito po sa likod yung sermon notes po, pwede po kayo magsulat dito nung kanina po, di ba po, na yung message po ng God natin na preach po ni Sis Bell. Pwede niyo po, pwede po kayo magsulat dito. Then po dun sa ating pong sobre, dun po masusulat po natin dun yung sa likod po, yung i-indicate po natin yung mga binibigay natin sa offering, sa tithes, and then po pangalanan po natin. Then, pwede po dun sa likod po nun, may prayer request po. Pwede nyo po, yung mga gusto nyo po ipag-pray, huwag po kayong matakot na ipag-pray yun. Huwag po kayong mahiya na ipag-pray yun. Kasi po, mas lalo pong na, matatanggap po ng God yung message, yung gusto nyo ipag-pray. Kung marami pong nagpe-pray dun, hindi lang po kayo, bagus po yung iba pa po na ibang tao po, magpe-pray po para sa inyo. Then po, di ba po Mother's Day po? Happy Mother's Day po. Bilang nanay po, ang sarap po maging nanay, kahit mahirap, di ba po? Kaya nga po, sabi nga po, yung pagiging nanay po natin, hindi lang naman po sa sinapunan pa lang po na yung mga anak natin. Hanggang po sa lumaki sila, andyan po tayo bilang gabay po sa kanila. Siyempre po, bilang nanay po na we love our children unconditionally. Katulad rin po ng binibigyan po rin natin sila ng Buddhist pa lang po tayo, di ba? Yung mga nanay po Buddhist pa tayo, binibigyan natin sila ng time sa pag-aalaga po sa ating mga sarili. Naalagaan po natin yung mga anak natin sa sinapunan. And maging po, lalo pa pag lumaki pa po sila, naalagaan natin sila. Andun yun po yung time, yung talent po. Siyempre po, di ba, yung pagpapatulog po sa anak, di ba po napakahirap, mahirap po magpatulog ng anak, magpadede, magtitimpla ng gatas, or timo po yung pag-breastfeed po, mahirap po yun. Masasabi ko pong talent po yun kasi hindi po madali. And then po, andun po yung treasure na katulad po nga natin mga OFW na mami, na andun po yung taos puso tayo nabibigay na wala tayong iniisip na wala nang matira sa atin. Bagkos ikakain, susubo na lang natin, bibigay pa natin sa mga anak natin. Di ba? Ganun po yung mga nanay. And yun lang po, binibigay natin lahat para sa mga anak natin, para maging masaya sila, and para makita natin na yung satisfaction ba na makita natin na okay sila. Di ba? Kahit wala po tayo doon, at least nabibigay natin yung mga pangangailangan nila sa pag-aaral nila. Yun po. We give all. Katulad po ng pagmamahal natin bilang nanay, sa mga bilang pong nanay nga po, sana gano'n rin po tayo magmahal sa Panginoon. We love our God unconditionally. And we give our time, talent, and treasure sa Kanya na walang pag-aalinlangan, na buong puso natin serve kay God yung lahat ng meron tayo dahil hindi naman sa atin itong buhay na to. Di ba? Siya nagbigay sa atin ng buhay. Kaya bakit po tayo matatakot na ibigay yung buo sa Kanya? Yes po. Bilang nanay po na tayo po yung pinaka-hardworking. Siyempre, kasama rin po yung mga ama. Pero yung pagiging nanay po kasi hindi lang po
Yung, ang hirap po kasi pag sa bahay, di ba po? Hardworking po talaga yun, hindi lang po paglalaba, hindi pag-aalaga sa mga anak ang gagawin mo. Bagus, lahat po, lahat gagawin nyo. Kaya nga po yung sasabi ko nga po na kahit po nandito tayo sa Taiwan, di ba? Napaka-hardworking pa rin po ng mga nanay. Kasi po yung binibigay nga po natin, yung lahat ng sakripisyo po binibigay natin para sa mga anak natin. Kaya po, bigay natin sa God yung pagmahal natin, katulad ng pagmamahal ng isang nanay. Yes po. Then, i-open po natin sa Kawikaan chapter 6, verse 6 to 11. Bible po natin. Amen po. Amen. Chapter 6, verse 6 to 11. Kayong mga tamad, tingnan niyo at pag-aralan ang pumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at nag-uuto sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anyan upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Kayong mga tamad, matutulog na lang ba kayo ng matutulog? Kailan kayo gigising? Ang kaunting tulog, kaunting pahinga at ang minsanang paghalip ng kamay ay magdadala sa inyo ng kahirapan. Walang matitira sa inyo na para kayong ninakawan. Yes po. Yung sinasabi nga po dito, yung mga tamad daw po, yung po yung mga taong hindi at hirap magbigay kay Lord. Yung po yung walang tiwala magbigay, then yun po yung mga tao, masasabi ko na mababaw po yung pananampalataya. Hindi po sila, yung faith po nila napakababaw po. Hindi po sila malalim sa Panginoon. And then po yung mga langgam po na sinasabi nga po dito, tingnan niyo ang pag-arapan mo yung mga langgam. Sila po yung mga tao nagbibigay. Yung po yung may puso na may cheerful giver po sila, na may love, and they trust the Lord, Lord's promise, na kahit yun nga po sa pagbibigay nga po, nagtitiwala po sila na yung binigay po nila, may ka-akibat po yun na, yung pag-obey po nila, may akibat po na blessing. Kaya nga po, di ba po, yung mga nasa bulsa po natin, yung mga binigay sa atin trabaho, yung mga ipinagkalog sa atin ni Lord, wala po tayong may tatago kasi sadyan po tayong mga stewards lang o katiwala lamang ng Panginoon. Yes po. Then po, sabi nga po, paano tayo magbibigay? Sa verse 7 po, sabi nga po, kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila. Di ba po, yung mga langgam po, wala, di ba man sabi natin tayo nga po, bilang mga tao po, wala po sa ating kahit exhorters po o mga preachers, hindi po sila naging way lang po sila ni Lord para iparating po ang message na paano magbibigay through tithes and offerings nga po. Ang talaga magdidikta po sa inyo sa pagbibigay ay yung conviction po ng Holy Spirit. And magtuturo po sa inyo, si God naman po yan eh. And hindi lang po, in God's word po, yun, mababasa rin po natin, di ba, sa marami po dito yung pag-obey po natin sa pagbibigay. Doon po natin mababasa po yun kung paano tayo at dapat tayo, paano tayo magbigay sa Panginoon. It depends how we give through our faith and love in God. Yes po. Then, bakit daw po tayo nagbibigay sa Panginoon? In verse 8 po, nagsasabi nga po, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Amen po. Pinagyan po tayo ng trabaho ng Panginoon, di ba, ng trabaho dito sa Taiwan. Kasi, yun nga po, ginamit niya po yung mga kalob sa atin, yung mga sahod po natin, di ba? Yung blessings po na natatanggap natin. Kaya, yung mga times po na nakakatanggap tayo ng OT, nakakatagot tayo ng mga sahod, yan po yung time na pwede tayo magbigay sa Panginoon. Paano po tayo magbibigay sa Panginoon kung wala po tayong pera, di ba? Sa tithes and offerings, hindi naman po tayo hiningi ng Panginoon kung wala tayo, di ba? Kaya alam niya po kung meron kayo o wala. Magbibigay dahil sa pinagpapala tayo sa mga natatanggap natin. Magbibigay tayo dahil ibinabalik lang natin sa Diyos ang lahat ng meron tayo. And we receive it eternally. Eternal investment po natin yan. And sabi nga po, kailan doon po tayo magbibigay? Sabi nga po sa verse 9, kayong mga tamad, matutulog na lang ba kayo ng matutulog? Kailan kayo magigising? Kailan daw po kayo magbibigay? Sabi nga po sa kanta, di ba? Kung hindi ngayon, kailan pa po? Ito na po yung time. Kailan po ba kayo magbibigay pag wala na po ba tayong trabaho? Pag wala na po ba tayo, pagpatay na tayo, ano sasabihin natin sa Lord? Lord, wala po ko nabigay kasi ganyan. Wala. Ano pong mga reason? Bakit hindi po tayo nagbibigay? Kaya ito po yung time na magbigay kayo sa Panginoon.
Ayan, binibigyan na po tayo opportunity ng Lord. Binibigyan na po sa atin yung sobra, di ba? Ayan. Kung saan tayo maglalagay at binigyan po tayo ng church kung saan pwede tayo magbigay. Sabi nga po, ano pwede ko ibigay kay Lord? Sabi nga po, na, hindi lang naman po yung treasure natin, hindi lang po yung mga tithes and offering natin ibigay kay Lord, di ba? Especially po yung time and talent natin. If we give our time, talent, and treasure to our Lord, this is our time na madidiscover natin yung full time, talent, and treasure natin. Madidiscover talaga natin kung ano yung will ni Lord sa buhay natin. At doon mararamdaman natin na hindi po yung nandun yung puso natin kung ano talaga yung nais niya iparating sa atin, hindi lang sa buhay natin, bagkos yung mga nais niya na ipagawa sa atin para paano tayo mag-serve sa kanya, para mag-serve tayo sa tao. Yun po yung time na ma-open niya yung puso natin, di ba, para sa kanya. And full-heartedly, masasabi na lang natin, yes, Lord, ito na po yung time na para mag-serve ako sa iyo. Sabi nga po, sino ang pagbibigyan natin? Siyempre po, yung pagbibigyan natin, yung mga pinibigyan natin, si Lord yung nagbigay sa atin ng lakas at kakayahan at buhay sa atin. Sabi nga po, if we are working hard at what we have given to us, then more and more blessing will given to us in His time. In verse 10 nga po, ang kaunting tulog, kaunting pahinga, at ang minsan na paghulog na mga kamay ay magdadala sa iyo ng kahirapan. Walang matitira sa inyo na para kayong ninakawan. Si Lord po magagawa ng paraan para ma-expand po yung blessings po na natatanggap natin, na ipagkakalob natin po sa Kanya. Hindi man po natin nakikita na ngayon, hindi po natin nakikita, pero hindi naman po natin makikita yung mga blessing na binibigay nila sa atin ngayon. Bagkus po, darating po yung time na biglang may bibigyan na lang po si Lord na, ay ito na pala yung pinag-pray ko, ito na pala yung pinag-pray ko na nabigyan ng blessing, yung mga pinag-pray ko na sana matuloy ito, mangyari ito, ganyan. Kaya masasabi mo na, thank you Lord, salamat po at nagbigay ako sa iyo. Salamat po, bigay ko yung talent ko sa inyo. Ito na po yung, nandito na po ako, kaya mas lalo ako magpapatuloy sa inyo dahil alam ko na yung mga prayers ko po ay natatanggap nyo. And yes po, ang last po na verse po natin, and Malakay chapter 3 verse 10. Amen po. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan nyo ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng aking templo upang may makain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, ibibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko kayo ng sobrang pagpapala. Yes po. Sabi nga po, di ba, subukan natin ang Panginoon. Subukan natin magbigay ngayon. Then, malalaman po natin kung ano yung bibigay niyang blessing. Huwag po tayong matakot kasi ako lang po yung nagsasabi sa inyo. Isa rin po ko na yung pagbibigay ko pa ng tithes and offering, hindi po madali talaga sa una. Pero pag binigay nyo na po ang buong puso nyo na pagbibigay sa Panginoon, andun po yung blessing na matatanggap nyo, hindi na po sa buhay nyo, bukod sa pamilya nyo rin po natin, and sa mga tao po na hindi pa po nakakarinig ng gospel ng Lord. Yes po. Yes po. Yan, mag-pray na po tayo sa ating mga tithes and offering. Amen po. Yes, Father God in heaven, Jesus, salamat po sa araw na kayo na pinagkalabi po sa amin. Salamat po dahil sa mga biyayang pinagtanggap namin. Patuloy po na nandun po nararamdaman namin ang pagmamahal na ninyo sa amin, na walang makakapantay po ng pagmamahal niyo sa amin, Lord. Sa ngayon po, Lord, alam po namin na alam mo ang mga puso namin po, Lord. Alam mo kung ano yung mga natatanggap namin. Alam mo yung mga laman ng puso namin, Lord. Kayo po ang humipo sa amin, Lord, sa pagbibigay po, Lord, na kayo po ang mag-expand ng blessing po sa aming mga buhay po, Lord, sa mga taong hindi pa po nakakarinig ng inyong salita, Lord. Kayo po ang mag-bless po sa kanila po, Lord, and bigyan niyo po kami ng puso na pagtitiwala po sa inyo sa pagbibigay po, Lord. Hindi lamang po sa tingin po namin, yun lang po ang dapat namin ibigay. Bagkus po yung sa itunuturo niyo po sa amin sa tamang pagbibigay po, Lord. And yes po, Lord, salamat po sa nagpahayag po ng salita niyo, Lord, ngayon na si Sisbel po, Lord. Kayo po ang mag-bless po sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang pagbalik po sa Pilipinas po, Lord. Kayo ang gumabay po sa kanya, kayo po ang magbigay po sa kanya ng kaparaanan sa mga gagawin niya po, Lord. Patuloy niyo lang po siyang bigyan ng pagkakataon na mag-serve po sa inyo, hindi lamang po sa
sa pag-serve sa inyo, Lord. Pag-bless po na sa pag-serve niya po sa mga tao, kung gaano po nag-bless ang mga tao po sa mga binigay mo sa kanyang talent po, Lord. Salamat po sa mga kapatid ko po ito, Lord, na magbibigay. Kayo po ang mag-bless sa kanila and sa kanilang mga pamilya po, Lord. Huwag niyo pong hayaan na hindi lang ito ang huli na makita po ng namin sila, ang mga baguhan po, Lord. Bagpus po, magpatuloy po, pus po sila, Lord, sa paglilipod sa inyo. Ama, bigay po nila ang time and talent and treasure po namin po, Lord, sa inyo. Full-heartedly po, Lord. And Lord, patuloy niyo po kaming gabayan dito sa Taiwan po, Lord. Patuloy niyo lang po kami gayan sa aming mga trabaho po, Lord. Na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan po, Lord. Na huwag po kami panghinaan. Hindi lang po ang aming physical na pangangatawan po, Lord. Bagpus po, Rabbi, ang buhay spiritual namin po, Lord. Patuloy niyo po kami palakasin po, Lord, sa pananalig po sa inyo, Lord. Dahil yun lang po ang pangahawakan namin, Lord, dito po sa mundo po, Lord. Huwag po kami panghinaan sa mga nangyayari man po sa aming paligid po, Lord, na kayo makita namin at hindi ang paglikuran ng mga tao po, Lord, na bagkus ang mga salita niyo lang po ang pangahawakan namin po, Lord, sa aming paglakad sa inyo. Ang inyong daan lang po, Lord, ang aming dadaan at huwag niyo po kami iwaksi. At huwag niyo po kami ilayo sa inyo, Lord, dahil kayo lang po ang aming lakas po, Lord, sa pang-araw-araw naming buhay. Sa iyo lang namin po ipinapakaloob ang lahat po, Lord. In Jesus' mighty name, amen.